What's up guys? Welcome ulit dito sa aking Gundam Review. It's Halloween and yung Gundam kit na i-review natin ay no other than the God of Death himself. I present to you the 1 over 100 Supernova Gundam Death Side Hell. Let's go! Honestly, isang Gundam series lang talaga yung nasubaybayan ko, which is Mobile Suit Gundam Wing. And this Gundam is my all-time favorite. This is the Gundam Death Side Hell piloted by no other than Duo Maxwell. This kit is very simple, so let me show you its accessories. Actually, there's nothing much on this kit except for these massive foldable wings. It can also move up and down. And nage-expand din siya. Pair of edgy and cool-looking sights. One color green and one color red. Base stand na may Death Side Hell na nakaprint. Iba-ibang set ng hand gesture for posing. Let's go sa articulation. Yung ulo niya is kayang mag down, up, down, up. Then, nag-move forward and back yung leeg niya. Tapos, kaya niyang umikot ng 360 degrees. Paikot. Ayan. 360. Then, yung shoulder niya ay kaya ding umikot ng 360. Oops, patanggal. Ayan, 360 yung shoulder niya. Then, kaya niya mag-move up ng ganyan lang kataas. Kasi may nakaharang dito. Ayan, kaya limited siya. Then, kaya niya rin umikot ng 360 paikot yung braso niya. Ayan. Then, kaya niyang i-fold ng ganito. Single jointed lang siya, kaya hindi siya masyadong articulated. Unlike na ibang 1 over 100 kits. Tapos nag-move siya forward, backward, forward, backward. Tapos yung ab crunch niya is kayang mag ganyan, pataas and pababa. Ayan. Taas, baba, taas, baba. Then sideways naman. Ayan. Konti lang din siya sa side. Ayan. Yung sideways crunch niya. Tapos kaya niya mag-rotate ng ayan, almost 90 degrees. Tapos sa kabila din. Kasi pag inikot na siya ng buo, tatama na siya dun sa gilid. Tapos ito yung leg split niya. Oops, tanggal. Tabit natin. Ayan, medyo limited yung leg split niya kasi naharangan nung armor dito. Ayan. Then forward kick. Ayan, medyo limited din siya kasi humaharang din yung skirt niya sa harap. Kaya limited yung sipa niya. Tapos back kick. Natin ng konti. Then, ayan yung back kick niya. Ayan, medyo mataas ng konti. Yung back kick. Tapos, yung knee bend niya is double jointed, kaya medyo articulated siya. Ayan, ganyan siya pag nakabend. Tapos, yung toe niya, kaya mag down, up, down, up, down, then sideways. Ayan. Ball jointed siya, kaya kaya umikot-ikot. This kit is perfect especially for those who are looking for an edgy, cool-looking Gundam kit. The only downside of this kit is medyo limited yung articulation na ibang parts niya due to big armor and some parts na umaharang. Also take note na be careful pag binubuo nyo tong kit na to kasi yung mga pointy edges niya is really sharp and masakit pag tumusok sa balat. Ako mismo ilang beses natusok habang pinifilm ko tong review na to, so take care tayo sa pag-build na tong kit na to. Since 1 over 100 skill siya, the details on this kit is unquestionable and sobrang ganda. Mas gusto ko yung color palette na ginamit dito sa Supernova, which is a combination of black and light gray compared sa original design ng Death Side Hell, which is medyo bluish gray yung ginamit nila. I also like the shape of the wings of this version. Yung wavy shape niya is nagbibigay ng more dynamic look compared dun sa straight design ng original na Death Side Hell. And the most unique feature of this kit is ito lang yung Death Side na may color red na side. Wala sa iba, kaya sobrang cool niya tong Death Side Hell Supernova dahil dun sa red na side. Although limited yung articulation nitong kit na to, sobrang dami pa rin cool poses ang pwede mong ma-achieve at magawa dito sa kit na to dahil sa napakaangas niya itsura. And syempre, ito talaga yung pinaka-favorite kong Gundam, yung Death Side.
I hope nag-enjoy kayo dito sa review ko ng Gundam Deathsight Hell Supernova Edition. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated pa kayo sa mga ibang Gundam and toy reviews na gagawin ko. Happy Halloween and kita-kits ulit sa susunod. Peace!